Baka namimiss mo na rin ang chicken inasal. Naku, hindi mo na kailangan pang lumabas ng bahay para makakain ulit ng paborito mong chicken inasal. Dahil ngayong araw ay lulutuin lamang natin ito sa air fryer. At talaga namang super achieve yung nakasanayan mong chicken inasal. So una nga ay pinagsama-sama ko muna itong ating mga pampalasa o yung pagbababada natin dito sa ating menu. Naglagay ako dyan ng toyo, suka, kalamansi, bawang, ginger at saka paminta. At syempre yung aking ginawang chicken oil. Then mekos-mekos lang yan. At after nga po nating mamekos-mekos, ay ilalagay na natin dito yung ating leg quarter na chicken. So ayan, atin lamang pong imamassage dito sa ating chicken. Make sure po na malalagyan lahat ng part nitong ating manok. At hahayaan po muna natin yan at least 1 hour. Pero kung hindi naman kayo nagmamadali, ay pwede naman na mas matagal pa ang pagkababa dito. At gaya nga po na sabi ko, lulutuin natin ito sa aking air fryer. Bago po natin ito lutuin, ay mas maganda na ipipreheat muna natin itong ating air fryer. At kung type mo nga itong aking visual air fryer, ay ilalagay ko na lamang po yung link sa ating comment section. So after nga nating mapainit yung ating air fryer, ay pwede na po nating isalang dito yung ating binabad na manok. Then atin po itong iseset sa 200 degrees Celsius at atin itong iseset sa loob ng 20 minutes. At kapag okay na po, ay siya, hihintay na lamang po natin yung bahagyang maluto. Akalain mo yun, makakain ka na ng chicken inasal nang hindi ka nauusukan at hindi mo na talaga kailangan lumabas pa ng bahay. Then after 15 minutes po, ay akin po munang papahidan sa ibabaw nitong chicken oil. Bali, ito po ay ginawa ko lang din kanina. Papahidan natin itong ating chicken oil para naman mas lalong gumanda yung pinakang outer part nitong ating chicken inasal. And syempre, para hindi naman siya mag-dry. Naku, napakadali lang guys gumawa ng chicken oil. Bali, bumili lang ako kanina ng 3 pirasong leeg ng manok. Then, pinagmanti ko ako sa kawali at nilagyan ko ng atswete at laurel. Then, yun lamang po at meron ka ng chicken oil. So, hinayaan ko pa po yung maluto pa ulit sa loob ng 10 minutes. So, bali, all in all po ay niluto ko po itong ating chicken inasal sa air fryer sa loob ng 30 minutes. And after 30 minutes nga po, eto na, ready to serve na itong ating homemade chicken inasal na luto sa air fryer. O diba, super achieve talaga yung paborito mong chicken inasal na talaga namang nakasanayan mong kainin sa labas. Idagdag pa nga itong ating homemade na chicken oil, naku, talaga namang hindi ito magpapatalo. At kitang-kita nyo naman na talaga namang sa loob ng 30 minutes ay lutong-luto itong ating chicken inasal. At ang kagandahan pa dito ay crispy siya, lalo na yung bandang ilalim. Dahil nga parang naprito din siya dun sa pinakang oil ng ating manok. O diba, itsura pa lang ay talaga namang napakasarap. At kung umabot ka nga hanggang dito sa part ng ating video, abay ibig sabihin ay nagustuhan mo yung ating chicken inasal recipe, kaya naman mag-comment ka na dyan ng I love chicken inasal. Serve and enjoy!